Hello mga Katricks and Peaks! Welcome back to my channel. Kamusta po? Maraming salamat at may upload na ulit tayo. Magre-report tayo ng ABR. So kung makikita nyo dito pa lang sa video natin ay busted na yung power switch natin or hindi na siya nagki-click or nag-i-standby on. So ibig sabihin sira yung switch natin. Titingnan natin kung ano naging sira nito. Palagay ko power switch lang. So open natin guys. Siya nga pala guys, maraming salamat sa suporta nyo sa panonood nyo sa video ko kahit madalas mobile phone ang nire-repair ko kasi every week or halos araw-araw may nagre-repair ako ng mobile phone kasi nakilala ako dito sa amin sa area ko na nagre-repair ng mobile phone. So nagre-repair din naman ako ng mga ibang unit like mga appliances. So sa mga susunod na video ko may mga i-upload na ako mga ibang unit like mga appliances. Tinatapos ko lang yung mga video natin na nandito ng mga mobile phone kasi marami-rami pa siya. I-upload at i-edit ko rin para mapanood nyo guys. So open lang natin tong ABR natin sa may 6 siya na screw. After natin ma-open guys, ito yung itsura ng loob ng ABR. So ito lang yung circuit niya, may makikita kayong isang mainboard na may relay at transformer para sa output niya ng 220 volts, LED at power switch. So yung power switch ang papalitan natin guys. So unsolder natin yan at ipapalit natin tong double pole, double throw na switch. So yan lang yung available ko, wala akong katulad nung parts na papalitan natin. So ito yung ipapalit natin. Check natin yung power switch na ipapalit natin kung good siya, kung nagko-continuity siya. So kung naririnig nyo, nagbe-beep sound siya. So ibig sabihin good yung parts natin. Install na natin. Siya nga pala guys, wala pa tayong regular na oras ng pag-upload. Minsan kasi nag-upload ako ng madaling araw or gabi. Minsan umaga na. Depende pag natapos ako mag-edit. Agad ko namang ina-upload para mapanood nyo agad. Basta click nyo lang yung notification bell para every upload ko magpa-pop up sa YouTube nyo. Mapanood nyo agad yung video natin. So thank you po. Ito na, tanggalin natin yung power switch. So unsolder natin, may dalawang wires yan. May blue at red. So pag ibabalik natin yan, kahit baliktad yan or mauna yung red, okay lang yan kasi cut lang naman ng line yan. So ibig sabihin switch lang siya. So remove natin yung power switch, gamit tayo ng flat tool or spatula na katulad ng gamit ko, pwede rin yan. Or pwede rin kahit anong pantanggal, basta ingat lang baka mahiwa kayo kasi matangalas din yan. So ito po yung defective na power switch, so nakikita nyo is single pole lang siya. So wala akong ganyan na same parts, so double pole yung ilalagay ko kung makikita nyo. Apat yung 4 pins yung switch natin. So pwede naman yan na yung kalahating side yung gagamitin natin kasi kasukat naman siya. So pwede naman po yan guys. Resolder na natin yung wire na tinanggal natin kanina, yung blue at red. So kahit magkabaliktad dyan ay okay lang po. So yung kalahating side ng power switch ang gagamitin natin. So yan po yung line nya. So dyan natin itatap yung dalawang wires na ihinang natin. Kahit po magkabaliktad ay okay lang. So make sure lang na matibay yung pagkakasolder natin dahil bawal po kumalas yan. Once na kumalas yung wire ay pwede po yan dumikit sa parts na pwedeng magsimula ng short or pwedeng sumabog dahil nakarekta po yan sa 220 volts yung isang line yan. Tibayan lang natin yung pagsolder natin. So ganyan lang po, gaya nyo lang yung ginawa ko. Kung saan nyo tinanggal ay doon nyo rin ibalik. Pwede rin na magkabaliktad guys, okay lang yan. Isa to sa mga basic repair ng mga technician dahil pagka nagpalit ng switch ay good na yung unit, so napakadaling gawin at hindi ganong umuubos ng oras. Mabilis natin nagawa yung unit at mabilis din natin ma-re-return sa mga client natin na mga nagpa-repair sa atin. So maraming salamat po. Check natin yung power switch na in-install natin mga ka-tricks and picks. Kung mapapansin nyo, good yung switch natin at nagbabuzzer siya. Ibig sabihin connected siya or nagsiswitch siya. So try na lang natin ito mamaya na may supply ng 220 after natin mag-assemble. Check din natin yung fuse protection natin mga katricks para malaman natin kung nag-open ba siya or pwede pa. So hindi ko nabubuksan dito, kung na lang i-check sa likod. So kung naririnig nyo, good yung fuse protection natin.
So, double check para sure yung repair natin. Thank you for watching mga Katricks and Picks. Salamat sa suporta nyo. May mga video na po akong nagawa dito sa channel natin na pwede nyo po siyang bisitahin. May tutorial din po ako tungkol sa mobile phone kung paano mag-repair at mga DIY natin na nai-upload ko. Pipilitin natin mag-upload na mag-upload para dumami ang video natin. So, keep on watching lang guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Check din natin yung output natin. Pero hindi pa to nakasaksak mga Katricks. Titingnan lang natin kung baka may beep siya or nag-open na. Double check lang bago natin supplyan yung ABR natin. Check natin yung tatlong outlet kung connected pa siya. So okay naman. Ready na tayo for assemble mga Katricks dahil na-check na natin lahat ng mga parts at component pati na connection niya. Switch lang naman kasi ang naging problema ng ABR natin. So power switch lang ang pinalitan natin. Napaka swerte at jackpot na rin tayo sa ganitong repair dahil minor problem lang. So power switch lang ang pinalitan natin at good na yung unit natin. So assemble lang natin tapos try natin supply ng 220 volt AC. Then susukatin natin yung output niya para pwede na itong ma-release at ibalik na natin kay customer. So maraming salamat sa mga nanood at sa mga subscriber ko. Maraming salamat. Keep on watching lang guys. Pipilitin natin every week may upload tayo para marami tayong repair tricks o repair na matutunan galing sa akin. Maraming salamat sa inyo. So guys, ito na. Sinaksak ko na siya sa 220. Okay naman unit natin at may power on na. So check natin yung output kung may 220 volts AC tayo makukuha. So guys, nakita nyo 226. Medyo mataas tayo ng 6 volt. Okay lang yan. Dahil di talaga maiwasan na tumataas tayo nagpa-fluctuate. Maraming salamat guys at okay na ang unit natin. Till next video. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.